Good afternoon mga kakwentista at nandito na nga tayo sa SSS Espanya. Dito lang naman to sa tapat na, ay malapit sa welcome, ayun pala yung welcome rotonda. Hello? At ang tapat natin ay Espanya at Tigil Pasada sa panahon ngayon. Oh my gulay, update ko lang kayo kasi 4 o'clock na at ang Tigil Pasada ay apektado pa rin ang karamihan. Hello? Ini-imagine nila, naglalakad na lang kami. Buti na lang ang SSS Espanya ay malapit lamang dito sa amin. At si Kuya ay may maingay lang. Wala tayong pakialam sa kanyang trabaho kasi naglilinis sila ng aircon ng SSS. At nandito na nga si ate, ang kapitbahay natin. At pangalan mo, te? Ha? At pangalan mo? Jenny! Oh, si Ate bakit? Jenny. Oh. Bakit? Bakit ka dyan? Bakit? Makulit. Makulit rin. Hindi siya match. Chabotin. Yan, si Ate nagtitanda dito. Yan, yan panintay niya. Oh, yan. Magkano ba yan? Magkano po ba yan? Ito? Oh, 10 isa. Oh. Kunti na nga dyan. Pupunta kayo dito sa SS at wala kayong ballpen. Ayan, si Ate Jenny. Oh, bakulit mo rin eh. Chocolate. Mamaya na, tapos na. Tapos na. Tapos na chika namin yate. Meron pa akong mas. Uwi na dito sa SSS. Ano ka ba ate? Mungulit ka ba? Bukang dami nga naman. Bukang pinag po. Tama na. Chika naman ng chika. Tuloy ako makapag... Makapag-vlog. Oh, ayan ang ano, Espanya. Walang sasakyan. Puro pas lang. May gulay. Hello. At saka kailangan ang sasakyan nyo ay makulit ka, no? Makulit yung lola mo. Oh, yan, oh. Yan ang mga bus ngayon. Wala tayong masasakyan paluwas. Pero yan, hanggang baklaran siya. Yan. SM Fairview. Hanggang Pitex pala. Yan. Kaya kung meron kayong private na sasakyan, pwede pa kayong gumala. Yun. Nandito tayo sa tapat ng Mercury at Meralco, Espanya. At doon nga pala yung welcome rotonda. So, makulit si ate dito. Sige lang, patawa ka lang. Na-update ko lang kayo kasi actually, follow up tayo sa SS para sa ating disability. At marami nga palang mga requirements. Kaya, Diyos ko Marilosep, hindi ko akalain na ganito pala. Meron po pala akong temporary ID lang pala yung hawak ko. Dahil that time na in-apply ko way back more than 20 years ago. Eh, yung lola nyo, magsi-60 na. Can you imagine? O, ayan mga kapatid. O, wala ka. Yan, diba? Mapupuno pa rin naman yan. At ayun sila ate, ang ating mga mababait at helpful na mga security guard ng SSS Espanya. Actually, napag-alaman ko na ang bigla bumabagsak dito. May bumabagsak na lang dito. Yun na nga, at yun na nga, dahil nga ang disability ko pala ay kailangan ko pang i-apply. Kailangan ko pa palang i-apply yung temporary ID ko. Kailangan ko ng iba pang mga requirements like birth certificate. At yung pa pala talagang way back 20 years ago pa talaga yung requirements na yun, which is hindi naman na-inform sa akin. At talagang kailangan na natin i-submit like yung birth certificate ay kailangan original and Xerox. So, may gulay. Tapos SSS ID at isa pang valid na government ID. Dapat natin i-submit. And also, kailangan din natin fully accomplish yung E4 na form para makapag-submit tayo ng temporary. From temporary ID to permanent. At kailangan natin talaga yon dahil yung mga benefits natin i-avail like disability and
yung pension, whichever na sa mga kukuha ng pension, kailangan nyo na. So, reminder ko sa inyo, yung may mga hawak na temporary ID lang, na need talaga ang birth certificate dito sa SSS para makakuha ka talaga ng benefits, makapag-apply ka ng mga benefits. So, likewise, nasabi ko na rin sa isa pang vlog ko na yung mga benefits na kailangan natin ng ma-avail dito sa SSS. So, ang Tita Amelia ay talagang masakit talaga ang kamay. Yeah, nagkakawak pa tayo ng microphone. Napakaingay dito. Ayan, yan, puro bus na lang. Ayan. Puro aircon naman, kaya ang mahal-mahal. So, tingnan nyo nga. Kung wala kang budget, malas mo dahil ang sabi ay 1 week pa raw magpitigil pasada ang mga jeepney. Kawawa naman natin. Siyempre naman kawawa rin ang mga drivers natin, lalo na mga jeepney. Kung i-abolish ba yun? Kung hindi na natin magagamit ang mga jeep na napakamura lang at affordable talaga na transport natin. Only in the Philippines lang yon meron tayong very affordable na mga jeepney. At yun ay parte na rin ng ating history ang mga jeepney. Shout out nga pala sa cousin ko na si Sol at Stas. Pagaling kayo ni Brad Noel. Ingat-ingat. Brad Noel, pagaling ka. God bless you. At na sana naman ay maging mabilis ang iyong pagaling dahil siya daw ay may stroke kahapon. Nakita ko lang sa Facebook account na kung isang kisitol si Robinet. So, shout out sa iyo, sis. Kasin, ingat-ingat talaga, ha? Dahil sa edad natin ito, ang health is wealth. So, ayan. Update ko nga pala tayo sa mga pusang ang dala. Street cats na aming lugar, nawawala si Blackie. May anak siya ng baka ng anak laro. Pero last week ko pa siyang nahanap. Medyo naging busy tayo sa last week at yung umaga na nang uwi. Pero isang umaga, hindi ko na siya nakita. Hindi na siya, kung nanganak man siya, hindi ko na siya nakita. Kaya ako yung naaawa. Kung nag-goodbye naman na si Lucky, gano'n na lang talaga. Wala tayong magagawa. Ang mga pusa nga pala pag namamatay, ay hindi sila nagpapakita sa kanilang mga owner. Or yung mga taong malapit sa kanila para man lang mag-goodbye. Pero yung aking mga alagang pusa ay syempre hindi ko mapapabayaan na kung mag-goodbye man sila, makikita ko pa rin after their last breath na maalagaan pa rin sila. So, yun lang ang update natin mga kakwentista. Once again, ayun, may Project 6PM West. Ayan, mga jeep na yon. Biyahing Maynila yung papuntang Calao. Yung iba nun ay pabwendiya. Yun ang tinatawag na e-transport na bus. Kaya kung i-abolish ang mga jeepney, mag-a-apply na lang sila ng e-transport na bus. Paano na yun? Kung tumirik, lalo na kung tagbaha, di ba? So, sana naman hindi ma-abolish ang mga jeepney. Kawawa naman nila. Ang maraming talagang maaapektuhan kapag nawala ang mga jeepney. So, until here, this has been your Tita Amelia Quintista. Updating tayo next week. Babalik ulit ako dito sa SSS, Espanya. Dito lang to. Yan, bound to Manila. North Manila District. Ayan. At nandito to sa building na... Ano bang building to, Ken? Ay, ito pala sa may PS Bank. PS Bank? Same. Bye-bye ka na, ate. Bye ka na.
Sige, ah. Bye-bye. See you again next week.